Hello guys! So, meron tayong panibagong video. Sa video na to, ituturo ko kung paano gawin yung iWiFi Microtech. So, bago yan, okay, i-state ko muna yung mga, ano yung mga kakailanganin natin. Okay? So, ito yung kit natin. Meron tayong kit. Simpleng kit lang to. So, meron tayong Node MCU. At saka yung Node MCU baseboard. Okay, merong apat na L-spacer dyan. Okay, yung coin slot natin na anti-hook. Ito. So, ito siya. At saka yung meron na rin yung coin slot face plate na LED light. Okay. Siyempre yung Microtech natin. Ayan. Okay, at saka yung power supply. So, simplihan lang yung kit natin para walang problema. At saka yung winbox, ayan. Para ma-access natin yung Microtech natin. Check ko lang kung may internet siya. Medyo ayan. Okay lang. Okay. Sana tayo yung winbox at saka yung NodeMCU pipe flasher kung saan ipa-flash natin yung bin files ng iWiFi doon sa NodeMCU at saka yung files. Okay, ito yung files na dapat i-download natin doon sa iWiFi website. Okay, dito mo yan madadownload. Punta ka doon dito sa iwifiportal-portal.com and then click mo tang downloads. Ayan. Tapos ito yung i-download natin, iWiFi for Microtech. So, click mo yan download. Excuse me. Sa case ko, tapos ko na yan i-download. So, ito yung makikita mong sa loob niyan. So, ayan. So, ito yung bin file na dapat natin i-flash doon sa NodeMCU natin. At saka ito yung dapat na iWiFi hotspot configuration para doon sa Microtech natin. Okay? So, ang una natin gagawin, i-reset muna natin si Microtech. Dapat zero configuration siya. Walang kahit na anong configuration doon sa Microtech natin. So, para ma-access natin yung Microtech natin, click natin yung winbox. Ayan. So, dito. So, may makikita. Click mo tong MAC address. Tapos, click mo yung connect. Ayan. So, dito. Ito na yung dashboard ni winbox. Okay, na-access natin si Microtech. So, unang gagawin natin, i-reset muna natin si Microtech. Yan, click mo yung system and then reset configuration. I-click mo tong dalawa, ayan, yung no default configuration at saka do not backup. And then click reset configuration, tapos yes. So, antayin mo lang na mag reboot yan yung Microtech natin. So wait tayo, mag-reboot na siya. Check natin. So, ayun. And then, connect tayo ulit sa Microtech natin. So, meaning na-reset na natin siya. So, makikita mo dyan, wala siyang configuration lahat. Okay.
So ang gagawin na natin ngayon, i-upload na natin itong file na to. Okay. Ito, i-upload na natin yung file na to. Ito yung iWiFi portal hotspot configuration para sa Microtek natin. Kailangan natin yan i-restore. So, click mo tong files and then okay. Click mo tong files and then yung upload. Click mo tong upload. Tapos piliin mo tong backup na to. Yan. Okay, piliin mo yung backup. Click open. So hanapin mo yung backup na yon, kung saan ba yon. So ito yun siya. Ayan. Sa pinakababa. So iWiFi hoplite config backup. So click mo yan, tapos click mo yung restore. And then click restore, tapos click yes. So antayin mo lang na mag-reboot siya ulit. So ayan. So hindi pa siya nag-detect dito. Dapat makikita mo yung MAC address ni Microtek dyan. So identifying pa siya. So hindi mo pa yan makikita kung identifying pa siya. Okay, wait muna tayo. So ayun. So ito na yung MAC address ni iWiFi. So pagkatapos ma-upload natin or ma-restore natin yung iWiFi hotspot configuration, meron na siyang password. Yung password niya ay admin. Yan. So admin yung default password niya. And then click connect. So dyan. So makikita mo meron na siyang configuration, ayan, sa bridge. So ang sunod na gagawin natin, punta ka sa files and then itong iWiFi folder na to, okay, kailangan natin i-delete yan. Okay, papalitan natin ng portal dun sa na-download natin galing sa iWiFi website. Okay, delete natin ito. Ayan. So ito, meron tayong tatlong portal dyan. Ikaw na bahala if ano yung pipiliin mo dyan. So sa tutorial na ito, ito muna natin ang pipiliin natin, yung full query, full jQuery natin. Okay, drag mo lang siya dito sa files. Okay, drag natin. So antayin mo siya na matapos mag-copy. Ayan. So ayan, tapos na. Okay, X mo na yan. Tapos ang next thing na gagawin mo is i-enable natin yung built-in wifi ni Microtek para matas natin siyang mamaya, or para ito na rin yung indoor antenna ni iWiFi. Okay, so enable natin to. Ayan, click mo to, double click mo tong WLAN 2. Yan, punta ka sa wireless. Tapos piliin mo dito is yung up bridge. Yan. Tapos sa band, piliin mo tong BGN. Okay. Sa SSID, ikaw na bahala if ano yung gagawin mo. So sa case ko is
Ito yung gagawin ko. Okay. Piso Wi-Fi indoor. Okay. Tapos next sa country natin, piliin mo yung Philippines. Okay. Saan ba yung Philippines? Ayan, yung Philippines, piliin mo to. Tapos antenna gain. Okay. Gawin mong 3. Tapos click mo yung apply, enable, tapos okay. And then punta ka sa bridge. Pagkatapos ports, okay? Click mo tong ports. Click mo yung plus, then i-add mo yung WLAN 2, yung wireless natin. Okay, built-in Wi-Fi, then click mo yan. Apply, then okay. So medyo tapos na tayo dito sa Microtech. So ang next thing na gagawin natin is kay NodeMCU na naman tayo. Okay, ipa-flash natin yung ito, yung ipa-flash natin tong bin file na to dun kay NodeMCU. Okay, dapat meron kang USB port na micro USB. Yan. So sasaksak na natin siya doon sa NodeMCU natin. Yan. Okay. So open mo tong NodeMCU Pi Flasher. Yan. Open mo yan para ma-flash natin yung bin file sa NodeMCU natin. Okay. Now, piliin mo yung port, if ano ba yung port na na-detect ng PC or laptop mo. Sa akin, COM3 yung excuse me, yung na-detect niya. Okay? Sa case mo, iba-iba kasi yan, mayroong COM4. Maybe sa PC nyo, COM4 yan, or COM2, COM3 ba yan? COM5, sa akin, COM3. Yan. Tapos dito natin ilalagay yung bin files. Click mo yung browse. Okay, piliin mo yung ito, si bin file natin, and then click open. Tapos dito sa baba, piliin mo tong yes. Wipes all data. And then click mo tong flash NodeMCU. Okay, antayin lang natin na matapos ang pag-flash ni Pi Flasher. So ayun. Tapos na tayo. So tanggalin mo na yung USB port na nakasaksak kay Node. Tanggalin natin. Okay. Pagkatapos niyan, isasaksak mo yung power supply ni NodeMCU para ma-configure natin si NodeMCU, para ma-bind na natin siya kay Microtech. Ayan. So para ma-configure natin si NodeMCU, punta ka dito sa Wi-Fi. Dapat meron kang makikitang iWi-Fi config dyan. Ito. Dapat makikita mo to, yung iWi-Fi config na to. Kapag nakikita mo yan, click connect tayo sa Wi-Fi na to. Ayan. Connect ka lang dito.
So antayan mo lang yan na mag-connect yan. So dapat connected siya para ma-config mo yung NodeMCU. Ayan, katulad niyan. So connected na tayo. Connected na tayo. So punta ka sa browser. So type mo yung 192.168.4.1. Click enter. So may lalabas. So itong code na to, ito yung dapat mong i-copy mo yan. Okay, copy mo to. Tapos i-paste mo to doon sa terminal ni Microtech. Ayan. Tignan natin sa logs. So, right click mo dito sa terminal, tapos click paste. So, ayan, click enter after. No. Ito pala. So, click enter. Ayan. So, makikita mo dito yung hotspot IP. Dapat after mo ma-paste yan, dapat makita mo tong tatlong to sa logs ni Microtech. Ayan. Itong tatlong na to, logs na to, yung rules na to, hotspot IP binding, yan, dapat makikita mo yan. Tapos ang sunod na gagawin natin is ito, copy mo to. So ang yung una ko kasing ginawa is yan, kinopy ko yan lahat. Kahit na kinopy ko yan lahat, hindi ako nakabind doon sa Microtech. Okay, so ang ginawa ko yan, dito copy ko lang siya dito sa 10 hanggang 10 lang, copy ko yan, then new tab, paste mo, tapos manually type mo yung .0.0.1, tapos dito yung piso wifi na to, palitan mo to. Okay, palitan mo ang SSID na to doon sa piso wifi na doon sa SSID pala na ginawa mo doon sa Microtech. Ito yung ginawa nating SSID. Ayan, palitan mo yan. Okay, so if ano yung ginawa mo sa SSID ng Microtech, ito rin yung i-paste mo dyan. Okay, so paste natin ulit yan, copy. Teka lang. Okay, paste. Tapos manually type 10.0.0.1. Tapos palitan ito yung SSID na ginawa natin doon sa Microtech. Piso Wi-Fi indoor. Yan. Tapos click enter. So antayin mo lang. So ayan. So kapag ito yung lumabas, meaning connected na yung NodeMCU natin sa Microtech. Meaning nakabind na siya dun sa Microtech natin. So ang gagawin natin, okay, please reboot the NodeMCU. So tatanggalin natin yung power supply ng NodeMCU. Yan. Tanggalin natin. And then isasaksak natin siya ulit. Okay lang. Okay, sasaksak natin siya ulit. Ito yung power supply niya. Ayan. So ayan. So, para malaman mo na, totally
Nakakonect na si Node MCU dun sa Microtech natin. Punta ka dun sa logs. Dapat meron kang makikitang ito. Okay? User admin logs in from 10.0.0.250 via telnet. So, meaning, connected na yung Node MCU natin dun sa Microtech natin. Okay? So, subukan natin mag-connect sa Microtech natin. Okay, yung ginawa natin yung SSID. Yan, subukan natin mag-connect. Medyo matagal. Sige, okay lang yan. Check natin kung may internet. Okay, may internet naman. Oh, hindi ka lang bakit nawala. Check tayo ulit. Okay. Yung purpose kasi niyan para malaman mo na bind na siya, pag makita mo to, meaning kapag in-access mo tong IP na to, makakapasok ka dyan. Ito kasi yung admin IP niya. Okay? So, connect tayo ulit dun sa piso wifi na ginawa natin. Piso wifi indoor. Okay. Kapag ganyan, kapag no internet siya, okay, punta tayo ng browser. Okay, type natin yung 10.0.0.250. Okay, kapag nakakonect tayo dyan, meaning, kapag ma-access natin siya, meaning, nakabind yung Node MCU natin. Okay, ayan. So, punta ka ng admin. Login tayo. Tapos, copy mo to. Ayan. Copy mo yan. Then, paste mo yan doon ulit sa terminal ni Microtech. And then, click enter. Ayan. So, ito yung admin panel niya. So, sa admin panel natin, so, meaning, totally connected na tayo, ha? Meaning, okay na yun. Connected na si Node MCU natin. Ayan. So, kapag nakikita mo yan, kapag example, okay, log out muna tayo, ha? Kapag nakita mo to sa logs ni Microtech, meaning, kapag nag-click ka ng insert coin, ayan, sa portal niya. So, kapag nag-click ka dito ng insert coin, refresh natin. Ayan, kapag ginig mo to, ayan. Ayan. Kapag nag-click mo yung insert coin, kapag connected yung Node MCU natin, lalabas yung timer niya. Okay? Kapag nag-click ka ng insert coin tapos hindi lumabas yung timer niya, meaning hindi connected si Node MCU doon sa Microtech natin. Okay? So ulitin ko, kapag nag-click mo yung kapag meron kang nakitang excuse me, yung login dito, ito via telnet, meaning kapag ni-click mo yung insert coin, lalabas yung timer. Kapag wala kang nakitang login via telnet dito, ito,
itong ano na to, lags na to. Okay? Kapag nag-click ka ng insert coin, hindi lalabas yung insert yung timer pala. So hindi siya connected. Okay? So yan lang yung process of yung step by step na kung paano gawin si iWiFi Microtech. Ayan. So punta tayo ulit sa admin natin at 50. So ito yung admin panel niya. Okay? Yan, admin panel na yan. Naka-default yan. Login lang tayo. Ayan. So, click mo to. Dito sa admin panel, makikita mo yung sales report niya. Meron din siyang sales report. Ayan. So, makikita mo dito yung magkano na yung kita mo. And then, pwede rin dito yung voucher. Okay? Ayan. Pwede ka dito mag-create ng voucher if merong mag excuse me, mag avail ng monthly internet or 7 day, 14 days internet. So, pwede mo siya gawan dito instead na maghulog sila ng maraming coins. Okay? And then, so ito yung general settings. So, dito, wala ka na dapat babaguhin dyan if binili mo lang yung window na ganito, wala ka na dapat babaguhin para hindi magkakaproblema yung window. Okay? And then, punta tayo dito sa pin assignments. Ito yung naka-default na yan. Automatic na agad yung pin assignment ng yan sa board natin, yung coin slot. White, dito, D6 yung GST. Ayan. If mayroon kayong mga LCD, ayan, pwede yan. At saka yung button, okay. Sa build na to, pwede na kasi walang ano, yung mga, yung button at saka yung LCD. Kasi codeless na siya eh. Okay. Pwede na siya wala ng button at saka yung LCD. Now, dito sa rates, okay, pwede mo baguhin yung rates na hindi ka na mag-access or hindi pwede ka nang hindi pumasok doon sa Microtech. Okay, dito pwede mo na siya baguhin kahit hindi ka papasok sa Microtech. So yun yung kagandahan sa iWiFi Microtech. Ayan, so ito pa yun, abuse counter. Ayan, maraming features din dito. Ayan, ito yung mga features ni Microtech, iWiFi Microtech. So, log out tayo. Subukan nating maghulog. Yan. So, punta tayo dun sa portal niya. Yan. 0.0.1. Yan. Kung hindi siya magpa-pop up, so, ang gagawin nyo, manually type nyo sa browser yung IP natin. 10.0.0.1. Yan. So, try natin maghulog ng coins. Try ko lang. Okay, kukuha lang ako ng coins. Saglit. Okay, so maghulog tayo. Subukan natin maghulog ng coins. So click natin yung insert coins. Ayan, click mo to. Bang 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 b
Kaya pala hindi na ganun, naka D7 pala siya. Okay. Namali yung pin niya. Okay, lipat ko lang kaya hindi siya kumain. Okay, yung ground dapat sa ground siya. Okay. Yung GST red dapat sa D6, yan. Okay. Ayan. Tapos D6 yung red, ground is yung black is sa ground. Okay, subukan natin maghulog ulit. Okay. Okay, naka D6 na siya. Check natin ulit. Okay, subukan natin maghulog. So ayan. So connected na siya. So makikita nyo, cordless talaga siya. Pwede na kahit wala yung button at saka yung LCD. So ito yung bagong version ng Microtech. So yan lang po. Sana nakatulong po sa inyo. And maraming salamat sa panunood po. Sana po click nyo po yung subscribe button at saka yung click the notification bell. And maraming salamat po sa panunood.